Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milation. Tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, USA Major General pinagbantaan ng China. Aalisin barko nyo o bubombahin namin yan, uubusin lahat. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ano man sumasalaraon dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Nakakilabot ang balitang ito. Posible kasing may sumabog na malaking gulo sa South China Sea. Lahat raw kasi ng bike run exercises din naraos sa loob ng exclusive economic zone. Pero ngayon, hindi ito gagawin sa loob ng West PDC, kundi lalabas sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Ngayon, ilabas ng China ang pambubuli at harassment nila. Pero ano pa ba ang aasahan natin sa mga Chinese na ito? E pineke nga noong nakaraan yung pinagsasabi na military dress ng China sa South China Sea. Tapos papalagpas sila ngayon. Napakabigat niyang mensahe ang hatid ng balikitan exercises na kung magbabalak man ng China sa kubi ng West Philippine Sea, hindi magdadalawang isip at tatakot ang Armed Forces of the Philippines na depensahan nito ang ating teritoryo. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Papalayasin ang lahat ng natitirang barko ng China sa South China Sea. Pag may pumalag, tiyak katapusan na ng China. Dito nga mga kabalita natin na kung saan itong talaga nga nagiging tugon nga no, sa mga chekwang to o sa China tila nga ba no, nararapat lamang na talagang itong mga pagsasanay na talagang sa labas nga gaganapin upang ipakita sa mga chekwang to sa China na talagang hindi dapat katakutan yung mga pagbabanta o yung mga nagiging tila nga ba pagnanais nito nga makuha o talagang tuluyang makubkob yung mga nais nilang teritoryo sa bahagi nga natin na kung saan ipinapakita lamang ng ating bansa ng ating mga kaalyado na talagang handang humarap o handang talagang maipagbakbakan dito sa mga chekwang to sa China na hindi dapat manaig syempre yung puwersa o yung tila nga ba kagustuhan ng mga chekwang to ng China. Kaya itong mga pagsasanay sa labas nga ng ating teritoryo ay nagpapakita lamang syempre ng isang puwersa at lakas na handang tugunan itong mga chekwang to o itong China. At yun, tuloy pa natin. For sure, magagalit dito ang China. Pero di pa man nakakapagsalita si Mao Ning. Nagbitaw na ng mabibigat na salita ang Major General ng Pentagon. Ang gagawin daw ng balitang exercises ay naayon sa international law. Kung mamasamain to ng China, wala raw pake ang US sa sasabihin ng Foreign Ministry of China. Secretary Austin emphasized, he also underscored the importance of respect for high seas freedom of navigation guaranteed under international law, especially in the South China Sea, and reiterated that the United States will continue to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Pero kung dumating ang punto na magkainitan dahil napikon na ang China, wala daw tayong dapat ikapangamba. Bukod sa may sarili tayong missile defense system na kayang pabagsakin ang papasok na missile na mula sa China, nasa Pilipinas na rin ang isa sa kinakatakutan na missile ng US. Kaya lang naman itong pasabugin ang kahit anong barko ng China na nasa South China Sea. Literal na isang maling galaw ng China, sabog talaga silang lahat. Well, weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Handa ang Pilipinas kung sa lupa ang gera, pero sasanayin naman ang kahandaan nito sa panlabas na digmaan. Ang malaking tanong pagkatapos nito, kaya ba nating makipagsabayan sa mga bigating bansa tulad ng China? I mentioned previously, all of our exercise prior to 2020 were all done inside our military camps. You perform an exercise within a military camp and you've been doing it so many times, it no longer presents any challenges, no more surprises.
and it limits also the type of involvement of the capabilities that you want. So these new geographic locations actually provide itself more learning opportunities on the part of the armed forces, not only at the tactical level but also at the operational level. The invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya naka-focus yung sa LACNIV for the aerial defense. Hindi ba kayo nagtataka? Grabe ang preparasyon ng Pilipinas sa gulong ito. Mukhang may malaking gulo talagang mangyayari sa hinaharap. Kayo, handa ba kayong may paglaban para sa Pilipinas kung magkatotoo man ito? I-komento sa baba ang iyong salobi. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung tila nga ba umano nga mga balikatan exercises natin na hindi na umano sa loob ng ating teritoryo gagawin, kundi sa labas upang ipakita syempre yung ating kahandaan, yung ating maari nga maging depensa o talaga nga pakikipaglaban, no, kung sakasakali nga talagang tuluyan tayo nga bibigyan ng mga pag-atake ng mga bansang tila nga ba nagnanais na sumakop o kumugkob nga ng ating teritoryo, na kabilang dyan syempre itong mga Chekwang to, itong China na nagnanais nito, na kung saan ay makakasama talaga natin itong US, no, na talagang sasanayin at patuloy nga ibibigay syempre yung mga paghahanda at talagang yung mga pwedeng gawin at mga taktika na maaring ang idepensa natin laban sa mga Chekwang to o sa China nga. Na dito ay talagang hindi rin natatakot yung ating bansa kasama itong US na talagang gawin ito sa labas nga o sa bahagi ng hindi na nating teritoryo nga, no, mga kabalita natin, kundi sa labas na mismo ng ating mga teritoryo gagawin ito. At talagang dito ipapakita sa mga Chekwang to o sa China kung sila ay talagang lalapit, eh talagang magkakaroon ng totoong tila nga ba, no, pag salakay o talagang pagbibigay tugon ng ating bansa kasama itong US nga, no. Na kung saan dito nga, no, mga kabalita natin, patuloy at patuloy yung paghahanda at talagang mas pinapalakas ng ating bansa yung ating hukbong sandatahang lakas at syempre yung ating puwersa na talagang maitatalaga at nakatalaga sa mga bahagi na inaangkin o kinukubkob ng mga Chekwang to o ng China nga, na hindi nga pinapabayaan o hinahayaan ng US na tuluyan nga talagang tayo patuloy na lamang mabuli at talagang maharas ng mga Chekwang to o ng China. Kaya patuloy din mga pagsasanay at talagang pagsama sa atin sa ano't ano pa mang hakbangin natin dito sa bahagi ng ating mga teritoryo nga, no, mga kabalita natin. Na dito nga ipinapakita din syempre yung talagang ating mga kagamitan na maaari din nga idepensa o talagang maaari din nga tumugon sa mga Chekwang to o sa China nga. Yung mga nakadeploy na mga kagamitan ng US at yung mga missile na pwede natin talagang ipantugon at ipanlaban, yung mga pandepensa natin sa mga missile na paparating at talagang yung mga missile ng US na nakatalaga nga sa bahagi ng ating mga teritoryo na maaari nga talagang mag-intercept o talagang promotekta, no, sa ating bansa kung sakasakaling gagawa nga ng mga pag-atake itong mga Chekwang to, itong China, at talagang may ipapantugon at ipapantugon din tayo nga mga ating kagamitan, no, dito sa mga Chekwang to o sa China nga. Na ito nga ang isa na talagang pinaghahandaan din ng US at syempre ng Pilipinas, na talagang pinapakita lamang yung patuloy na pagpapalakas sa talagang yung hindi na pagpapasiguro sa mga Chekwang to o sa China sa kanilang ginagawa ng hakbang laban nga, no, sa atin. At nararapat lamang to na talagang mas palakasin pa yung puwersa natin at mga kagamitan natin na madagdagan at madagdagan pa, syempre upang masiguro lamang yung ating mga seguridad nga dito sa ating bansa laban sa mga tangkain o binabalak o pinaplano ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo na lang bahala magkomento sa iba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin magkikita mga kabalita.